What's up sa inyong lahat? My name is AC De Castro. Yun o. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's tech video, we are going to review a microphone, no? Specifically, itong Mawono WM820A1. Ayan o, medyo mahaba yung pangalan niya. This is a wireless microphone system, lavalier type, alam niyo yung ganun, lapel type. Yung pinaka-microphone niya ay sinasabit dun sa damit. Ayan, ganun yung concept niya. This is the first time na mag-review ako ng lavalier microphone. And this is the first time din na maka-experience ako ng microphone galing sa Mawono. Pinadala nila to sa akin para ma-experience ko. And if you're wondering kung magkano itong lavalier microphone na to, ang presyo niya is around 4,000 pesos, ganyan. Chinek ko na sa Shopee. And actually guys, no, yung mga gantong wireless lavalier microphone is medyo pricey talaga eh, no? Kumbaga, masasabi ko na mura pa to, no, sa gantong type of microphone. I-unbox natin siya, gagawa natin siya ng quick review, and also bibigyan ko rin kayo ng quick test. Hindi ko kayo mabibigyan ng sobrang technical na review about dito sa microphone na to kasi honestly, I'm not really an enthusiast pagdating sa mga gantong microphone. Saktuhan lang din talaga yung alam ko. Kaya, yeah. So, yun na guys. Wag na natin ito pahabain pa. Without further ado, let's get started. Okay, so yun na guys. Disclaimer lang din pala, no? Isa pang disclaimer. Baka napapansin nyo yung audio quality ngayon na medyo ma-echo or something, hindi yung sobrang purong-puro. It's because ang pinaka-mic na ginagamit ko ngayon is yung internal microphone netong digital camera na meron ako, which is the Canon G7X. Gusto kong maging comparison neto is yung stock microphone na meron itong camera ko. Para makita nyo rin talaga yung changes kapag nag-switch na tayo dito sa wireless microphone na to. So, ayun na guys, bago natin siya i-unbox, bigyan natin ng overview yung mismong packaging niya, yung box. So, nandito yung pinaka-headline natin, Mawono WM820 Series Wireless Microphone System. Ito yung A1. Kasi maraming mga klase ng gantong series nga, no? Merong A2, may B1 pa nga yata, nakita ko. In my case, guys, no, isasaksak ko siya sa laptop. Dahil itong G7X Mark II, hindi ka pwedeng magsaksak ng external microphone. Dito sa gilid, sa dalawang gilid, meron siya mga key features. Yung volume niya is controllable. It also has a 6 hours of battery life. Matagal-tagal na rin yun, no? It also has a built-in mic or lavalier mic. Meron na siyang built-in microphone, pero meron kang option na magsaksak pa ng lavalier mic na mas maliit. And kung sakaling kailangan nyo ng mas discreet na microphone. Ayan. Kasi, kung mapansin nyo, no, medyo malaki siya dito sa picture. Kung hindi kayo pwedeng magsabit ng mga malaking microphone dito sa pormahan nyo, meron namang ganun, no, na kasama sa box. It has an operation distance up to 50 meters. Malayo-layo na rin yun. Ang 1 meter kasi, ganyan na yata, diba? 50 times, ganun kalayo. It also has a smart connection and lastly, it has a 2.4 GHz wireless technology. Ayan, ayan. So, ayan, i-unbox na natin siya. Pag ganun, pa-slide. Ayan, Mawono Wireless Microphone System. Okay. Ayan. Okay, so yun na guys, eto na siya. Nakabungad sa atin yung quick start guide. Ayan, parang manual. And ayun na guys, nakabungad na agad yung dalawa, yung transmitter and the receiver. So, paano ba tatanggalin ito? Ayan. Matatanggalin yung mismong box, yung karton. Ayan, ganyan siya. Silipin muna natin yung sa box kasi meron pang mga bagay-bagay na nandun sa loob. Including ito guys, no, dito sa gilid meron siyang USB Type A to Type C for charging. Meron pang isa, no? Dalawa pala yun. Dalawang USB Type A to Type C for charging para at least, no, sabay mo siyang ma-charge yung transmitter and also yung receiver. Ayos yun. Meron siyang dalawang dead cat or parang wind muff yung tawag dito para at least ma-lessen natin yung hangin, yung wind noise. Andito yung kanyang connector, isa for smartphones. Ayan, no, naka-indicate phone. And andito yung isa for camera. Ayan. Dito sa smartphone is tatlo yung linya, pero dito sa camera is dalawa lang yung linya. And in my case, na sa laptop ko siya isasaksak, gagamitin natin ito yung pang phone. Tulad na sinabi ko guys, no, meron siyang separate na lavalier microphone. Ayan, no, ganyan. Yung lapel talaga, no, yung stock na lapel. Mas maliit siya,
para kung sakaling kailangan natin ng mas discreet pa, no, kesa dito sa ganito kalaki, eh, may option ka naman na gumamit nito. And last but not least, guys, no, meron din siyang dedicated na bag. Ayan. So, yeah, dumako na tayo dito sa dalawa, sa transmitter and yung sa receiver. Ayan, tanggalin natin. Unahin muna natin yung pinaka-transmitter muna. Overview. So, nandito sa pinaka-top part niya. Ito na yung pinaka-mic ko, kung mapansin nyo. Ayan, yung silver na yan. And meron siyang dalawang butas dyan para pwede nating paglagyan nung wind muff or yung dead cat. Ayan, okay na, ganun. Napasok lang siya ng ganun. Ayan. So, ganyan na itsura niya, guys. And nandito rin sa taas yung saksakan nung kanyang external na lavalier mic, yung pinakita ko sa inyo kanina. Dito, meron siyang light indicator for battery and also kapag naka-pair na. Mamaya makikita natin kung anong kulay, kung anong itsura. And dito naman sa gilid niya, sa left part niya, dito yung power, yung mute button, and also yung pair button. Ayan, tatlo siya. Sa likod, yung kanyang sabitan. And dito naman sa kanyang pinaka-ibaba, eh, nandito yung kanyang USB Type-C for charging. Ito naman yung sa kanyang receiver. Sa pinakataas, nandito yung saksakan for output. Meron ding saksakan dito for headset. Para kung sakali mang gusto nating mamonitor yung audio natin, eh, pwedeng-pwede po. Ayan, nandito siya. Meron din siyang both na light indicator for charging and also for pairing. Dito sa gilid, nandito rin yung kanyang power button. And also yung volume up and volume down. And dito rin sa baba, nandito yung kanyang USB Type-C for charging. Ayan. Lagay na natin siya dito sa aking damit. Yan, oh. First time kong gagawa ng ganito, guys. Ayan. Try na rin natin magsaksak ng earphones para mamonitor ko kung gumagana naman ba o hindi. Hello. Oy, gumagana na. Gumagana na. Okay, nice one. Ire-record ko na siya in 3, 2, 1. Okay, so eto na yan, guys. Sana naririnig nyo na kung ano yung sounds ko. Mukhang okay naman. Hello, hello. Sound test, mic test. Wait lang, tanggalin ko na yung monitor kasi confident naman ako na gumagana talaga siya. Ayan, okay. Sound test, mic test. Ito na yung pinaka-natural kong layo dun sa microphone. Hindi na kayo gagawin yung ganyan, no? Ayan na. Okay. Sound test, mic test. Kamusta naman ba yung sa hangin? Ayan, no, kasi meron tayong electric fan. How's the sound? Okay naman ba? Okay. A, B, C, D, E, F, G. Sound test, mic test. Tayo nang humusga kung kamusta naman ba yung microphone quality niya. And yeah. Okay, so yun na, guys. Pinakinggan ko yung aking recording. Super satisfied ako kasi unang-una yung wind noise, eh, wala talaga akong narinig na wind noise. Yung voice ko is malinaw. Hindi man siya yung sobrang mabassy na audio, pero sobrang linaw niya. Realistic, kumbaga, no, yung audio na nakukuha niya. Sa connectivity naman, sobrang bilis niya rin mag-pair. I mean, nung inon ko pa nga lang silang dalawa, feel ko naka-pair na agad sila. Parang ganun. Overall, sobrang satisfied ako. Kayo ba, guys? Anong opinion nyo about dito? I recommend this kind of microphones kapag kailangan yung gumalaw-galaw, ganyan-ganyan. Ang magiging downside lang naman niya para sa akin is yun nga, no, nakabuyang-yang siya dito sa damit mo. Kung sakaling nakaporma ka, ayaw mo nang may nakabuting-ting na ganyan, yun lang nga, no, yun lang magiging downside nyo. Pero para sa akin, sobrang satisfied ako dito. And ayun lang, guys, ang aking masabi for today's tech review. Kung interesado kayo dito sa microphone na to, ilalagay ko yung link dito sa description box para ma-check nyo. Thank you so much, Mawono, for sending me this. That is it for today's video. Sana may natutunan kayo. And as always, guys, kung nagustuhan itong video na to, leave a like, leave a comment, share nyo sa mga katropa nyo, and don't forget, subscribe sa akin channel for more Ace Tech Castle vlogs and tech videos. Ayun, no, pinapakita ko pa rin yung microphone. And yeah, peace!